Lima ang patay sa magkakaiwalay na aksidente sa iba't ibang probinsya. Kabilang na rin ang isang tricycle driver at kanyang 2 taong gulang na anak. Narito ang report. Nakahandusay ang mga biktima ng nadisgrasyang van at tricycle sa Binmalay, Pangasinan. Patay ang tricycle driver na si Leo Di Padua at ang kanyang anak at pamangkin na kapwa 2 taong gulang. 4 na iba pa, kritikal ang lagay. Itong van, papunta siya ng Lingayen, and then itong 2 tricycle. Kasi convoy sila eh. Papunta sila ng Senyor Tesoro sana doon sa bayan po ng Calasiao. Base sa investigasyon, inagaw ng van ang linya ng kasalubong nitong tricycle kaya nagkasalpukan. Parang nalito yung pangyayari. Nalito po, hindi yung van. Ay, ganun pong yung pangyayari. Ganun. Kaya, siyempre, disgrasya, hindi po natin maiwasan yung ganun. Nahaharap sa kaukulang reklamo ang driver ng van. Sa Pangasinan pa rin, nagkabanggaan ng isang tricycle at motorsiklo sa Barangay Libsong West sa Lingayen. Sugatan ng rider at 2 niyang angkas. Gayon din ang tricycle driver at kanyang pasahero. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng aksidente. Banggaan naman ang 2 motorsiklo ang kumitil sa buhay ni Edwin Saludes sa Urdaneta City. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktimang hindi naka-helmet. Dahil nga sa kabilisan ng mga boat vehicles at hindi na sila nagtumingin kung ano yung dapat nilang gawin habang nilalakbay nila yung highway, iyon yung isang mga dahilan na nagbanggaan. Hindi raw inakala ng ama ng biktima na lalabas ng nakamotor ang anak dahil ang paalam ito, bibisita lang sa pinsan niyang kapitbahay nila. Okay, no. Sundot to yan. Nadisgrasya ka na barokele pa, bay pa. Dahan-dahang nirescue ang naipit na jeepney driver sa Bacolod City. Base sa investigasyon, nawalan ito ng control kaya nabangga ng sinusundang sasakyan. 5 sakay ng jeepney ang sugatan. Nagkaaregluhan din ang mga may-ari ng nagbangga ang mga sasakyan. Sa Kabangkalan City, isang jeepney din ang nabangga naman ng overloaded umanong truck ng saging. Patay ang isa sa mga sakay ng jeepney at 12 iba pa ang sugatan. Tumakas naman ang truck driver. Darlene Kai, GMA News.